So ito no, so dumaan ba sa buhay, one point sa buhay niyo no, na ubusan kayo ng pera sa wallet niyo? May point ba sa buhay niyo? So are you having hard time with your current bills? So may problema ka ba no sa pagdating ni Judith no, every month binibisita tayo ni Judith para sa mga bayarin natin. So are you drowning in credit card debt no? So ang dali lang mag swipe no ng mga pag bumibili tayo, nag-shopping tayo, so ang bilis lang mag-swipe sa credit card. So ang problema yung pagbabayad na no, ang hirap na lalo na pag lumobo na yung utang natin. So doon napapasok yung ano no, financial, or are you prepared for emergency? So kung mawalan ka ng trabaho no, biglang nawala yung source of income mo. So handa ba tayo? So dito napapasok yung importance no ng financial checkup. So hindi lang sa checkup sa sakit, so pagtanda natin no, so nagpapa-check up tayo. So parents natin papa-check up every 6 months, 3 months no, sa nagpapa-laboratory sa hospital. So sa finances natin, so kailangan din natin ng check up, so financial check up. So do it yourself no, financial check up. So may mga questions tayo na dapat natin sagutin no sa sarili natin. So are you ready? So no, nung dumaan yung nung pumutok yung Taal, yung Taal volcano no. So after ng Taal volcano, so sumunod naman yung lockdown, bigla ang lockdown no dahil sa COVID. So ready ka ba niyan kung mangyari ulit 'yan no? So kung nung nangyari 'yan, problema ka. So hindi natin napaghandaan. And are you ready? So retirement, so sinusulong na ngayon ng 56 years old from 60, ginawa ng 56 years old. So ready ka na ba mag-retire no? Are you ready? So dito pa rin tayo sa Solid Financial Foundation no. So kumusta yung pag-build natin yung Solid Financial Foundation? So nasimula na ba natin no? Ang tanong is, have you taken steps to secure your financial goals? So may nagawa na ba tayo or may ginagawa na ba tayo para i-build no yung solid financial foundation natin? So pag-usapan natin yung simula dito sa taas, investment sa pababa. So investments, so meron ka na bang ginagawang investment kayo? What investments do you have now? So ako noong 2009, wala talaga akong investment. So puro savings lang talaga ako noon, no? So dito lang din sa IMG na naghanap ako ng pwede makatulong sa akin kung saan ko ba ilalagay. So si IMG talaga nakatulong sa akin para mag-start no sa investment. So what are your financial goals? So dapat alam na natin no kung ano yung mga goals natin para maalaman natin paano i-hit yung goal. So yung income no, so may dalawang income, ay may yung una yung income natin papunta, hindi lang puro expenses no. So yung iba, tumataas yung income, so tumataas din yung expenses, so walang natitira sa savings. So hindi lang siya sa income para ma-build natin yung cash flow natin. So kahit gano'ng kalaki yung income natin, so mauubos siya pag lumalaki din yung lifestyle natin no, sa buhay. So tumataas yung income, tumataas din yung lifestyle, so puro expenses lang wala na natitira sa savings. So kailangan meron tayong natitira sa savings natin. Hindi lang puro gastos no, pag kumita, gastos agad. Kailangan meron tayong savings talaga no. Importante talaga yung savings kasi dito natin mapalago yung pera natin. So kung wala tayong savings, puro expenses, so wala tayong mapapagrow na pera kung wala tayong savings. So savings pwede natin ilagay sa emergency fund, then investment. So ito yung unahin talaga natin, yung emergency fund. So pag-usapan natin yung mamaya, then investments. So marami tayong klase ng investments. Mayroong safe na hindi siya
withdrawable, so maghintay ka pa mag-mature yung investment mo. Meron ding safe fluctuating pero pwedeng i-withdraw. Meron ding high risk or high yield. So ito yung mga business, no? Mga stocks. So mas mataas yung risk, mas mataas din yung kikitain, no? So katulad sa mga business natin dito sa pag ginawa natin yung business, so mas siyempre may risk siya, so mas malaki din yung return na babalik sa atin. So emergency fund, do you have emergency fund, no? So importante siya na ma-build natin yung emergency fund natin. Then how much and where do you keep, no, your fund? So steps in building an emergency fund. So una is mag-set tayo ng target that feels possible. So hindi pwede yung mag-set tayo ng na ipunin natin, hindi pala natin kaya, no? So for example, 5,000, mag-set ka ng 5,000 monthly. So dapat yung kaya na maging habit mo siya. So make saving a non-negotiable expense. So katulad ng mga bills natin, so every month tayo nagbabayad, no, ng mga tubig, internet, no, mga kuryente. So ganoon din sa saving. So kailangan natin parang ano din siya, no, bill na every month talaga nagbabayad tayo. So babayaran natin yung sarili natin. So para hindi maubos sa expenses, no, puro expenses. Then be real about needs. So hindi puro, dapat yung focus lang talaga sa basic needs natin, no, kailangan natin food, shelter, no, clothing. So wag muna doon sa, no, mga kunwari may nakita kang magandang cellphone, no, magandang gusto mong mag-upgrade ng mga gamit. So wag muna yun, doon ka muna sa kung ano lang talaga yung kailangan mo. Then track your goal every week, no. So kailangan meron tayong monitoring, no, na kung saan malalaman natin kung saan na ba tayo dun sa savings natin, no? Then make your money hard to get. So yung iba, yung ginagawa, meron silang passbook, no, na mahirap siyang, di mo basta-basta ma-withdraw yung pera mo. So pwede mo rin gawin yan, no? Mag-open ka ng passbook. Then business, no? So importante yung para mapabilis yung savings, no? So kailangan gawin natin yung business, no? So kami mag-asawa, full-time na kaming dito sa IMG. So ginagawa talaga namin yung business. So mas malaki yung papasok, no, na cash flow natin. Then eliminate debts. So do you have debts, loans, mortgage right now? No, kung so kailangan mawala talaga natin yung utang, kasi ito nga yung anay, no, na kumakain sa financial house natin. So how much, how do you pay, and up to when, no? So kailangan alam natin kung magkano ba talaga yung utang natin. Then may plano tayo paano ba natin ma-manage yung utang natin. So ito yung sample, no. Yung iba umuutang, meron siyang loan na 15,000. So akala natin ang liit lang ng interest, 2% lang. So di natin alam na malaki pala siya pagdating ng isang taon, umaabot na siya ng 24%, no? So akala natin maliit lang, so malaki pala yung interest niyan. So ito, money working against you. So pag may utang tayo, so tayo yung tatrabaho sa pera, no? So yung pera, imbis na yung pera magtatrabaho sa atin sa through investment, so ito nang baliktad, no, opposite ng investment. Parang pinapahirapan natin yung sarili natin, no, pag meron tayong mga utang. The next is yung protection, yung life insurance. Do you have life insurance? Is it provided by a company or is it your own? So sabi ng iba, pag employee siya, di ko na kailangan ng long-term healthcare, no? Sasabihin nila, kasi binibigyan na ako, pinoprovide na ng company yung short-term insurance. So, ang tanong dyan, kung mag-resign ka, pag umalis ka dyan sa company, so, dala-dala mo ba yung insurance, no? Na pinoprovide ng company. So, syempre, hindi, no?
yung kailangan, mas maganda talaga na may sarili kang long-term healthcare, no? So, how much is the total coverage of your insurance? So, kailangan alam mo kung magkano ba yung coverage ng insurance na binibigay ng company. So, yung sa kapatid ng si Ro, no? Kapatid ni Roan, so, may insurance, namatay siya, so executive na siya, no? Officer na siya sa company. So, hawak niya yung Visayas Mindanao, pero nagulat kami, ang liit lang pala ng life insurance na binigay sa kanya, 150,000 lang na life insurance. So, nagulat kami na ganun lang kaliit, no? Kasi ako dati, nung nagtatrabaho ko sa Verizon, so 2 million yung sa akin, yung coverage na life insurance. So, hindi pa ako officer nun as a network engineer. So, nagulat ako kami nung nalaman namin na liit lang pala yung insurance ng company na binibigay. So, kailangan, importante alam natin kung magkano ba yung coverage, no, na binibigay ng company. So, kulang talaga yan. So, ito yung formula, no, para sa income replacement. So, pag nawala tayo as a breadwinner, so, kailangan may income replacement para hindi kawawa yun ng iwang family natin. So, ito yung formula. So, your annual income times 10. So, pag may monthly income ka, for example, na 20,000, so, multiply lang mo ng 12 for 12 months, so, 240,000. No, yung annual income mo. So, times 10, so, kailangan mo ng 2.4 million. So, ito yung protection na kailangan, income replacement, no, na kailangan mo kung may 20,000 monthly income ka. So, pag in-invest mo siya at 10%, so, times 10%, so, may 240,000, no, na living on interest. So, i-divide mo ng 12 for 12 months, so, may replacement ka na 20,000, no, per month. So, as a income replacement. So, yung term life insurance, yung ginagamit are mas mura, no, na compared mo sa iba na 100,000, kahit 100 years old, nagbabayad pa rin siya. So, mas mura yung term life insurance. So, ito yung kinuha din namin mag-asawa. So, healthcare. So, if you get sick now, do you have medical insurance to cover your expenses? So, if you live long, do you have long-term healthcare plan to cover your medical expenses when you retire? So, kailangan niya, no, na meron tayong sariling healthcare natin. So, nung, yun nga, yung namatay yung kapatid ni Roan, wait lang ha. So, yung hospital bill na nabayaran is 200,000, no? Na bill, ang laki ng bill, pero yung life insurance niya is 150,000 lang. So, kulang siya. So, yung iba naman, may PhilHealth naman, hindi ko na kailangan sa may PhilHealth ako. So, pero yung PhilHealth, ang kinakover lang niya is 15 to 20% na discount coverage to your hospital bill. So, okay siya, pero pandagdag, no? So, kailangan mo pa rin, kulang pa rin yung PhilHealth. So, nung nanganak si Roan, so 100,000 plus yung gastos, no, nung panganak, pero tos, na-covered lang, so mga 15%, no, na bill. So, kulang pa rin kahit may PhilHealth ka. So, yung iba kasi nasabi, di na kailangan ng healthcare sa may PhilHealth. So, yung PhilHealth, so, kinocover lang din yung kung ano lang nakalista, no, sa listahan na covered listed illness only. So, tos healthcare lang siya, so, walang life insurance and investment. So, next is yung cash flow, no. Ito yung pinaka-importante sa solid financial foundation, yung increase yung cash flow. So, do you have a system to track where your money is going? So, kami mag-asawa, pinapractice talaga namin yung mga, nililista talaga namin yung mga expenses namin. So, kahit yung palilit, no, na mga gastos lang, yung parking, 20 pesos, 35. So, di mo alam na pag
pag yung mga maliit na mga gastos, so lumalaki siya after 1 month, no? So kailangan alam natin saan ba napunta yung pera natin. So mahirap na puro gastos ka lang, so di mo alam saan ba napunta yung pera mo. So importante siya, no, na nililista natin kung saan ba napunta yung pera natin, para pag napamahal yung gastos mo, napalaki yung expenses mo, no, or overspend ka for that week or for that month, so pwede ka mag-adjust o magtipid muna tayo kasi napalaki yung gastos. So di mo magagawa yan kung wala kang, di mo siya tinatrack, kung wala kang listahan. So ako, every time namimili ako, no, sa palengke, nag-grocery, so pag-uwi sa bahay, nilalagay ko talaga sa listahan. So meron kaming dati sa notebook lang nililista yung mga gastos. So ngayon sa online na namin inano sa Google Drive, no. So merong din namin tina-track yung mga expenses. So do you know if your cash flow is enough to reach your financial goals? So yun yung mga question na kailangan sagutin natin sa sarili, no. So yung kinikita mo ngayon, so kasya ba yan, no, para ma-reach yung goals natin? So what do you do in your spare time, no? So yung during spare time mo, ano bang ginagawa mo? Nanood ka ba ng mga telenovela, or ginagawa mo ba yung business, no? Importante yung spare time na maging productive tayo, no, na yung spare time mo hindi siya palabas, no, yung gastos. Importante na ma-practice natin na may pumapasok din na income. So hindi siya yung iba, may mga activities na hindi siya kikita kaagad. So over time, pag ginagawa mo siya, na-build mo yung habit. So for example, sa business natin sa IMG, no? So kung gumagawa tayo ng mga content, no, sa YouTube. So yung activity na sa paggawa ng content, so na ko-convert siya, no, as a sale. So naging productive ka, so during your spare time, gumagawa ka ng mga content, nakikipag-usap ka, mga prospect. So yun yung mga productive na magbibigay sa iyo na income, no. So do you spend money or do you earn money? So yun yung tanong na sagutin natin. So pag may ginagawa ka, productive ba yung ginagawa ko? Kikita ba ako sa ginagawa ko ngayon? Para mapataas natin yung cash flow, no? Hindi lang, sinikita ko ngayon, no, marami ng puro laro na yun. Dami na mahilig maglaro, no? So sayang, no? Yung iba mahilig sa mga telenovela nga. So sayang yung oras nila, no, na di na ako convert as hindi siya productive, no, na activities. So yun yung mga kailangan i-reflect natin, no, tanongin na sarili kung ano ba yung ginagawa natin, productive ba tayo. So increase cash flow, so kailangan may kasama talagang disiplina, no. So and sa pag ginagawa natin yung business, so kailangan focus tayo, no, hindi tayo ma-distract. Kasi marami kasing distraction ngayon, eh. Lalo na sa online, marami ng content, no, na mga distraction din. So kailangan pipiliin natin yung magagamit natin, no, sa business. Pag naging member tayo ng IMG, so magagawa talaga natin, no, one-stop shop. So meron na tayong access sa healthcare, life insurance, investment. So all-in, one-stop shop na talaga pag naging member tayo sa IMG. So, yun niya. So, build a strong foundation. So, kailangan dito talaga tayo mag-focus, no, na mapataas yung cash flow natin. So, financial goals. So, why are you here? So, ano bang purpose, no? Every morning na nagigising tayo, ano ba yung purpose, no? So, what are the wants and needs? Ano ba yung objective natin? So, yung financial goals, pwede yung financial goals, no, makapag-travel tayo with our family. So, maganda, no, na nakasama tala yung family natin na mag-travel. So, malungkot naman kung mag-isa ka lang, no, nagta-travel. So, yung naalala ko yung pinsan ko na Seaman, no, maraming siyang napuntahan na mga lugar, no, pero malungkot pa rin siya kahit sa maraming siyang napuntahan kasi mag-isa lang siya. So, iba pa rin yung kasama mo yung family.
So pag nag pag okay yung cash flow natin, so ma-afford natin, no, yung pwede tayong mag-travel with our family. So pwede ring yung goal natin is mapag-aral natin yung anak, no, education niya, paglaki niya, mapaghandaan natin, no. Then yung maalagaan natin yung parents natin kung magkasakit siya, no, sa pagtanda. So matulungan natin yung parents natin. Or makabili tayo ng house and lot, no, brand new house and lot. So pwede ring goal mo is magkaroon ng brand new sasakyan, no. Yan, so magkasama-sama yung family. So ito yung sample ng mga financial goals, no, na gusto natin. So importante, start now talaga, no. So time is our ally. Pag nag-start ka na agad, wag mo na mag-procrastinate, no, kasi yung tao, yung nature ng tao talaga is mag-procrastinate talaga, na mamaya na, bukas na lang, next week na lang. So hanggang di mo na talaga siya nasimulan. So kailangan pag kung ano yung natutunan natin, so may action talaga, simulan mo na agad talaga. So wala talagang perfect na time. So kailangan gawin mo na kung ano yung resources mo ngayon. So simulan mo na talaga. So dito, so importante, no, na nisimulan natin, no, na yung na diversified natin yung investment natin, yung meron sa banks, no, sa meron tayong pwede mag-invest sa bonds, mutual funds, stock market, so most 18, so and sa Kaiser. So ito talaga yung nasimulan ko nung nag-join ako sa IMG noong 2009. So sa Kaiser, diversified na talaga sa my growth, so guaranteed, so di siya nagne-negative. My healthcare, then protection, so kompleto na talaga pag sa Kaiser, no. So 3-in-1 na siya. So my healthcare, pag nagkasakit tayo, sa life insurance, pag may nangyari sa atin, no, if we die too soon, so may life insurance. Then investment, so if we live too long, so money's working for us through investments. So ito yung sample. No, for example, at age 30, so my annual premium count 30,000. So yung contract is, yung total na binayad mo is 210,000. So pag nag-mature siya, meron kang 583,000. So 10%, 58,000. So at the age of 60, so may 1.5 million ka na, no. So pag na-invest mo siya, may 150,000 ka, so may monthly passive income ka na 12,000. So what if nakapag-ipon ka, kaya mo mas mataas na annual premium? For example, may 60,000 ka, kaya mo mag-save, no, ng 60,000 pesos. So mas mataas yung magiging passive income mo, magiging 25,000. So what if mas mataas pa diyan, no? So the higher the plan, so mas mataas yung passive income mo, monthly income mo, no? So living on interest. So again, 3-in-1, Kaiser 3-in-1 investment. So healthcare, life insurance, and investment. To know more about IMG at para makita mo ang membership benefits, pwede kang pumunta sa bit.ly/enrollinimg. Again, ang IMG membership ay 5,500 kung ikaw ay nasa Pilipinas, at around 10,000 pesos pag international. Para mas maintindihan mo ang Kaiser, pumunta ka lang sa bit.ly/Kaiser Investment Plan. May mga short videos ako dito about Kaiser. Kung gusto mo mag-request ng Kaiser proposal, pumunta ka lang sa bit.ly/Kaiser Proposal. Kung may question ka, i-message mo lang ako sa Facebook, Roan Celis Capistrano. Ang messenger link ko ay bit.ly/RoanFB. Pwede mo rin akong i-email sa roan.capistrano@gmail.com.